Hola mga Lods! For today's video, pupunta nga kami sa Bye Bye Seafood, yung wow, naging viral nung sa issue ni Finest China. Nasa Spain pa lang ako, gusto ko nang puntahan to kasi nga naman, viral, syempre viral. Then late ko na nalaman na kaibigan pala ng asawa ko yung may-ari nitong Bye Bye Seafood. Kaya wow, push tayo mga Lods! Madali lang to mga Lods mahanap, ilagay nyo lang sa Waze, Bye Bye Seafood San Juan, dito sa La Union ha! Sinama ko nga pala yung buong pamilya ko, tsaka buong pamilya ni Limuel. Plus may kasama din kaming driver para makalibre kaming lahat. Tiyos. Siyempre, ex-deal nga, di ba? Pag ex-deal, libre. Popromote ko lang sila, tapos libre na lahat ng pagkain. Ganun ang ex-deal, mga Lods. Tiyos, siyempre, MM lang. Pero ayaw talaga kami pagbayarin eh. Ano magagawa namin? Ayaw kami pagbayarin. Wow! Pagpasok pa lang namin, ay, ang ganda na ng vibe. Kahit maliit lang yung kanilang restaurant, maganda pa rin. Pero bago ang lahat, hinanap ko muna sa nakapwesto yung CCTV. Tiyos. Kung mapapansin ninyo, meron din mga customer dito sa baba. Ganun din sa taas. Kasi nga naman, sobrang sumikat tong Bye Bye Seafood nila. Pero hindi lang dahil sa issue sila sumikat. Alam nyo ba mga Lods, kailangan nyo talagang pumunta rito. At man yung natikman namin dahil super sulit. At talaga babalikan nyo, I swear. Tsaka kahit noon pa man, marami na talaga mga artista pala talaga pumupunta rito. May makikita kayo yung mga picture ng mga artista dun sa mga menu nila. Ayan, nakapwesto na kami dito sa sikat nilang area. Namimili na kami kung ano yung kanaming kakainin. Habang hinihintay namin yung may-ari na kaibigan ng asawa ko. Pero sinabi ng asawa ko na yung may-ari na yung bahala na maglabas ng pagkain dahil papatikim niya yung mga bestseller sa amin. Wow naman! Iba talaga, bigatin, lakas ng kapit. Tiyos. So ito na nga mga Lods, una pa lang, starter pack. Binigyan kami ng masarap na salad. Oh, yan. Ito yung appetizer nila. Maya-maya naman Lods, dumating na yung may-ari na kaibigan ng asawa ko. Wow! Si Maika. Maika? No, si Mika. Nag-chikan muna sila at nagkamustahan. Inalala nila yung mga panahon ng high school sila, nung mga estudyante pa sila. Actually, nagkaiyakan nga sila dyan. Tiyos. Pero habang nag-chikan sila, isa-isa nang naglabasa ng pagkain. Ayan, meron nang binigay sa aming... Ano nga to? Parmesan chicken wings. Napakasarap nito, Lods. At lutong-luto talaga. Di katulad ng iba, may dugo-dugo pa. Masarap nga ng kwentuhan nila dyan, pero syempre habang nagkukwentuhan sila dyan, lumalapang na kami. At ito, ay, ito yung pinaka the best talaga mga Lods. Wow! The best to, ito yung cheesy scallop nila mga Lods. Ito yung dapat nyong puntahan talaga dyan at subukan mga Lods dahil super recommended to. Napakasarap mga Lods. Scallop na, may cheese, napakasarap. Ito yung babalikan ko talaga pagbalik namin ng La Union dito sa Bye Bye Seafood. Alam niyo ba, kapag nasasarapan talaga ako sa pagkain mga Lods, talagang paulit-ulit ko sinasabi na, ang sarap, grabe, ang sarap, promise, ang sarap kasi talaga nito mga Lods. O diba, inayaan ko na lang sila mag-usap dyan, basta nag-enjoy ako dito sa cheese scallop ko. Now, nakadalawa na nga ako mga Lods, sa sobrang sarap nito, promise talaga. Tignan niyo naman paano ko siya kainin. Sarap kasi talaga eh. Bahala kayo maglaway dyan mga Lods. Panoorin nyo na lang to. Parang nasa ganun. Pumunta na kayo doon sa La Union. Hanapin nyo itong Bye Bye Seafood. Sige. Let's go. Tapos next ko naman tinikman itong kanilang Parmesan Chicken Wings. Fried Chicken Wings. Ang sarap din ito mga Lods. Ang sarap ng pagkaka-fried. Ang sarap nito papakain mga Lods. Kahit wala pang kanin, mabubusog ka na rin talaga. Tsaka appetizer Lods. Even yung pagkakaluto. Kaya kahit loob, makikita mo talagang luto siya. Papakita ko sa inyo yung buto nito. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman mga Lods. Ooh, ang sarap! Sunod naman na dumating ay yung isda. Tingnan nyo, napakaganda ng presentation. Napakalaman nito, tsaka napakasarap mga Lods. Ang linamnam ng isda. Halatang fresh yung siniserve nila. Ngayon, nandito na tayo sa exciting part. Let's go. Nagalagay na ng kanin si Kuya. Nilalagyan niya na ng kanin yung bawat mesa namin. Tingnan nyo naman. Meron kaming mukbangan na manggaganap mamaya. Meron oh na akong mapapansin dito, Lods. Ayan, no, tingnan nyo naman yung lagayan nila ng seafood. Balde, napakalaki mga Lods. Wow! Tingnan nyo. Oh, ang dami. Grabe. Ang sarap. Amoy pa lang yan, mga Lods. Mabubusog ka na. The best. Alam nyo, perfect yung ganitong kainan, lalong-lalo na magkakasama kayo magkakabarkada o di kaya pamilya. Habang ini-enjoy nyo yung sarap ng pagkain ng Bye Bye Seafood, nagkukwentuhan kayo. Perfect time bonding to, mga Lods. Kaya kung ano pa hinihintay nyo mga Lods, kung gusto nyo ma-experience to, ilalagay ko sa caption yung kanilang link ng Facebook page. Tignan nyo mga Lods! Mag-message na kayo sa kanila, magpa-reserve na kayo. Napansin ko si Mika hindi kumakain, so tinanong ko siya, bakit hindi ka kumakain niya? Nye. Ang sabi niya, syempre, ano ka ba? Ako yung may-ari nito, lagi ko nakikita yan. So syempre, maumay na rin ako. Ang sabi ko naman, ay nako, nakakarilita ko niyan kasi may restaurant din kami sa Spain. Di bale, kapag napunta ka dun sa Spain, ititreat ka namin. Sabi niya, ano i-treat mo sa amin? Sabi ko, seafood mukbang din. O bakit? Iba naman yung kusinero na nagluto doon, tsaka doon niluto sa Spain.
So ayan na nga, habang kumakain kami, inusisa ko ano ba talaga nangyari sa issue at naloka ako. Sabi ko, ha? Huh? Sabi niya, oo. Napag-alaman ko rin na lalong dinumog siya ng customer sa kabila ng mga pambabas na nareceive niya sa social media. Mas dumami yung kanyang customer, mas nakilala siya, mas naging famous siya. Tsaka gano'n naman talaga sa negosyo, nakaka-relate ako dyan. Kapag talagang nagbo-boom yung iyong negosyo, talagang babatuhin ka niya kasi hitik ka sa bunga. Mas nakilala ko siya nung kinuwento niya yung mga pinagdaanan niya sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Kaya bilib ako sa kanya dahil nakita namin yung sa mga sarili namin paano kami nag-umpisa din sa spin ng aming mga negosyo. Kaya masarap kausap yung mga ganitong klase ng tao, yung mga business-minded ba? Kasi sa mga experiences nila, meron kang mapupulot na aral na pwede mo rin i-apply para sa iyong negosyo at para nang sa ganun, mas maging successful ka pa. Kaya maraming salamat, Mika, sa pag-invite sa iyong restaurant dito sa Bye Bye Seafood. Dalaga namang napakasarap ng iyong pagkain at mga natutunan para mas mapaganda pa ang aming mga negosyo sa Spain. Katulad niya, nagsimula din siya sa mababa hanggang sa napalago niya ang kanyang negosyo dahil may puhunan. Charot. Kaya ikaw, Lodge, huwag ka matakot magnegosyo. Tignan nyo kami. Nagsimula talaga kami sa mababa. Tsaka marami ka talaga pagdadaan ng mga pagsubok. Pero kasama talaga yun sa pagnenegosyo hanggang sa unti-unti mo makita na nagsasucess ka na sa yung mga ginagawa at mga na-experience before. Pero balik tayo dun sa issue. Napag-alaman ko lang nga na ito palang si ano ay grabe. Ang dami mga revelasyon ako nalaman. Ito ba? Sabi niya, O siya, sige na mga Lods, masyado na kayo maraming nalalaman. Maraming salamat sa talaga ulit sa pag-invite sa amin, Mika, dito sa inyong restaurant sa Bye Bye Seafood sa La Union. Sobrang nabusog kami, talaga. Talaga namang nabusog kami. I-follow nyo kanilang Facebook page sa taas. Pinost ko yung link ng kanilang restaurant. Bueno, maraming salamat Lods sa inyong panonood. Thank you. Hanggang sa susunod muli. Hasta luego, amigo. Ciao mga Lods. Mwah!